Kung ikaw ay masugid na taga-subaybay ng channel na ito, pindutin mo ang join button at mamili ka ng perks na gusto mo. Ang pamahalaan at pamilihan. Ang pamahalaan ay isang mahalagang institusyon sa ating bansa. Alinsunod sa itinatadhana ng Artikulo 2, Section 4 ng 1987 Constitution ng Pilipinas, pangunahing tungkulin ng pamahalaan na paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Sa aklat ni Nicholas Gregory Mankiw na Principles of Economics, ipinaliwanag niya ang Principle 7 na Government can sometimes improve market outcomes. Ayon sa kaniya, bagamat ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Ang halimbawa na mga ito ay ang paglaganap ng externalities gaya ng pollution at pagkakaroon ng monopolyo na nagdudulot ng pagkawala ng kompetisyon. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam o paghihimasok ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan. Kaugnay nito, hindi nakakaiwas ang Pilipinas at iba pang bansa na mapasailalim ang pamilihan sa panghihimasok ng pamahalaan. Maliban sa pagtatakda ng buwis at pagbibigay ng subsidy, nagtatalaga ang pamahalaan ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan, ipinapatupad ang Price Stabilization Program at maiwasan ang mataas na inflation. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati sa dalawang uri, ang price ceiling at price floor. Ang price ceiling ay kilala rin sa katawagang bilang maximum price policy o ang pinakamataas na presyo na maaring ipagbili ng isang producer ang kaniyang produkto. Mahigpit na binabantayan ang mga produkto na kabilang sa mga pangunahing pangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog at maging ang mga instant noodles na minamarkahan ng pamahalaan ng tinatawag na Suggested Retail Price o yung SRP. Ang patakarang ito ay isang pamamaraan upang mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng nasabing produkto lalo na sa panahon ng krisis. Samantala, sa panahong nakakaranas o kakatapos pa lamang ng kalamidad ng bansa, ang pamahalaan ay mahigpit na nagpapatupad ng price freeze o pagbabawal ng pagtaas sa presyo ng pamilihan. Ipinapatupad ito ng pamahalaan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. Itinatakda ito kapag ang equilibrium price ay masyadong mataas sa pananaw ng mga consumer. Ang price ceiling ay tinatakda na mas mababa sa equilibrium price. Labag sa anti-profiting law ang labis na pagpapataw ng mataas na presyo. Ito ay ipinapatupad ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry o DTI bilang pangunahing ahensya na may tungkulin dito sa mga tulong ng lokal na pamahalaan gaya ng barangay, bayan o lungsod upang masigurong ang galaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan ay naaayon sa batas. Ang price floor naman ay kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo. Itinatakda ito ng mas mataas sa equilibrium price. Katulad ng price ceiling, isinasagawa ito ng pamahalaan upang matulungan ang mga producer. Kabilang sa sistemang ito ang pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng agrikultura at ang batas naman na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage. Halimbawa, kung masyadong magiging mababa ang equilibrium price ng mga produktong palay sa pamilihan, ang mga magsasaka ay maaring mawala ng interes na magtanim dahil maliit lamang ang kanilang kikitain mula rito. Kung magaganap ang sitwasyong ito, magdudulot ito ng kakulangan sa supply. Hindi makabubuti sa ekonomiya ang kalagayang ito kung kaya ang pamilihan ay magtatakda ng price support o yung price floor o ang pinakamababang presyo kung saan maaaring bilhin ang kanilang ani. Maliban pa rito,
Maaaring ang pamahalaan ang magsisilbing tagabili ng mga aning palay na mga magsasaka upang masiguro na mataas pa rin ang kanilang kikitain at upang maiwasan ang kakulangan ng supply sa pamilihan. Maliwanag na inaako ng pamahalaan ang malaking gastusin upang masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka at ng mga mamamayan. Ayon sa graph, 20 piso ang ekwilibryong presyo. Subalit, ang presyong ito ay maaaring mataas sa tingin ng mga consumer. Dahil dito, ang pamahalaan ay makikialam sa pamamagitan ng pagpapataw ng 15 piso bilang price ceiling ng mga producer. Dahil ang presyong 15 piso ay higit na mas mababa kaysa sa ekwilibryong presyo na 20 piso, inaasahang magdudulot ito ng pagtaas ng quantity demanded na umabot sa 90 dami, sapagkat mas mahihikayat ang mamimili na bumili ng mga produkto at serbisyo kung mababa ang umiiral na presyo sa pamilihan kumpara sa equilibrium presyo ng 20 piso sa 60 lamang ang kabuuang dami. Sa kabilang dako, ang sitwasyong ito naman ay magpapababa ng supply sa pamilihan, sapagkat ang mga producer ay hindi mahihikayat na mag-produce. Kung minsan, maaari nilang isipin na malulugi sila dahil mababa ang presyo ng kanilang produkto dulot ng pinapairal na price ceiling ng pamahalaan. Magkakaroon sila ng ganitong pag-iisip sapagkat ang kanilang gasto sa produksyon gaya ng presyo ng materyales at pasahod sa mga manggagawa ay fixed ang presyo. Ang kaganapang ito ay magkapagdudulot ng kakulangan o yung tinatawag nating shortage sa pamilihan. Narito naman ang halimbawa ng price floor. Batay sa graph, ang equilibrium presyo ng 25 piso ay mas mababa sa tinalagang price floor na 50 piso. Magdudulot ito ng pagtaas ng quantity supplied at magbubunga ng kalabisan o yung tinatawag na surplus sa pamilihan. Higit na mas marami ang supply na 100 kung ihahambing sa dami na 20 na quantity demanded. Kapag may kalabisan, maaaring bumaba ang presyo at dami ng supply patungo sa ekwilibryong presyo. Subalit, dahil may pinaiiral na price floor, hindi maaaring ibaba ang presyo dahil dito ang itinakda ng batas. Dahil dito, malinaw na ang price floor ay magdudulot ng kalabisan o surplus sa pamilihan. Sa kabilang dako, ipinatutupad ng pamahalaan ang minimum wage law o batas sa pinakamababang sweldo sa sektor ng paggawa upang makaiwas ang mga manggagawa na makatanggap ng mababang sweldo. Ang patakarang ito ay naaayon sa Republic Act No. 602 o Minimum Wage Law of the Philippines na naguutos sa mga employer na bigyan ng hindi bababa sa minimum wage ang isang manggagawa. Batay sa Summary of Current Regional Daily Minimum Wage Rates as of April 2014, ang mga manggagawa sa National Capital Region ay nakatatanggap ng minimum wage na 466 pesos. Samantala, ang minimum wage sa mga probinsya ay magkakaiba, halimbawa ang Region 4A Calabarzon o Calamba, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon ay mayroong 362.50 pesos lamang, at ang Region 8 o Eastern Visayas ay mayroong 260 pesos. Sa pangkalahatan, hindi maitatangging mahalagang institusyon ang pamahalaan sa pagsasaayos ng pamilihan at kabuuan ng ekonomiya. Ayon kay John Maynard Keynes, ang ekonomiya ng isang bansa ay hindi maiiwasang patakbuhin sa ilalim ng mixed economy. May partisipasyon ang pribadong sektor o ang mga producer sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Subalit, sa panahon na may krisis pang ekonomiya, gaya na lamang ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga pangunahing pangangailangan, maaaring makialam o manghimasok ang pamahalaan upang maisaayos ang pamilihan at kabuuang ekonomiya.